Isabel, ikausap nga pala kami ni Papa tungkol sa kalagayan ni Franco. Naging matalik kami magkaibigan ni Franco nung nasa London kami. Lagi ko siyang kasama kahit saan ako pumunta. Naging karamay ko siya sa saya at lungkot. Pero nung bumalik na kami dito sa Salvation, nawala na yung Franco na yun. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero bigla na lang siya nagbago. At mas lalong lumalama yun na naging mag-asawa na kami. Araw-araw, pinagdarasal ko sa Diyos na sana bumalik yung Franco na naging kaibigan ko. Para hindi na ako mahirapan pakisamahan siya. Sinubukan mo pala siyang mahalin. Pero hindi ko magawa. Iniisip ko, kung nagawa kong mahalin si Franco, wala sana tayo sa sitwasyong ito. Hindi sana siya nag-aagaw buhay ngayon. Isabel, kailangan mo maging handa sa mga pwedeng mangyari. Alam mo, Samuel, ang pinagdarasal ko sa Diyos ngayon ay sana mas maging matatag pa ako. Alam ko, kung makakaligtas man si Franco ngayon, hindi na siya makakabalik sa dati. Pero handa akong alagaan siya. Kung tutusin, ako nga ang dahilan kung bakit nangyayari sa kanya to eh. Tanggap ko na yung kapalaran ko. At paninindigan ko yung sinumpaan namin sa harap ng Diyos. Na maging magkasama kami sa hirap at ginawa. Parang kayo ni Mona. Tama ka, Isabel. Pag-asawa na kami ni Mona. At kahit ano pang nalaman ko tungkol sa nakaraan, pinangako ko sa kanya na siya ang makakasama ko pang habang buhay. Dahil yun ang dapat. Alam na Diyos, Isabel, na hanggang ngayon kung gaano kita kamahal. Pero ang lahat ng yung mananatili na dito sa puso ko, dahil hindi pwede. Kaya siguro nangyayari ang lahat ng ito para mapalaya na natin ang isa't isa. Siguro sa ibang buhay, sa ibang pagkakataon, kakaroon ng panahon para sa ating dalawa. Salamat, Isabel. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. So